Magandang araw guys. For this video guys, mag-review tayo ng dalawang modem. I-compare natin kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa pagdating ng single band at saka dual band. No antenna and with external antenna. So guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa aking susunod na mga video. Thank you! Modem guys, ito guys B525. Ano to guys? B525S Mamba guys, ito yung Mamba. Tsaka green packet dito. Dalawa to sila guys, may carrier aggregation na guys. Tapos i-compare natin guys kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa pagdating sa no antenna at saka may antenna na nga external. So guys, update na tayo guys. Ito guys, guys, start up pa yung Mamba. Ito ay walang antenna pa guys. Walang antenna. Ito lang tayo guys. Ito rin ang green packet. Mamaya guys, malalaman natin guys kung sino talaga sa kanilang dalawa ang mas mabilis. Okay guys, pasukin na natin yung wifi niya guys. Ang pangalan ng wifi niya guys is 5G to guys, 5G. Yun. Hindi na naman nakita yung ano, wifi. 5G. Ito guys, 5G virus guys. Ito yung 5G niya. Okay. Kukunik tayo sa ban 1 guys. Or ban 3. Isa lang guys, isa lang. Tsaka tapos mag dual ban tayo pagkatapos. Okay. Isa lang yung SIM na ginagamit natin guys, hindi natin ma-compare talaga silang dalawa na sabay. Katapos dito sa Mamba ng single band, lipat na naman tayo sa green packet dito para ma-check natin kung sino sa kanilang dalawa ang mas mabilis pagdating ng single band. May carrier aggregation doon sa band 1. Dito sa area ko, ang may carrier aggregation is band 3. Kaya magkukonect tayo sa band 3. Ito na guys. Connect tayo sa router. Ito na guys. 192.168.8.1. Ito yung ano sa Mamba guys. Mamba. Tapos yan. Ito. Settings, log in tayo guys. Okay. Tapos guys, i-connect natin guys sa ban. Ito, ban 3 guys, ban 3. Yan. LTE only. Yan, apply. Tapos, okay. Single ban muna tayo guys, single ban. Para makita natin kung anong speed. Punta tayo sa dashboard guys, home. Yun, 4G LTE. Tingnan natin sa SINR yan guys. Dito na tayo sa Huawei Manager guys. Huawei Manager. Yun. PCI 416. Yun guys. PCI 416. Tapos, punta tayo sa speed test guys. Ito. Oras natin guys is 10:57 AM.
Yung server natin guys is Smart Cagayan de Oro. Ayan. Start guys. Tagdadalawang speed test guys para makita natin guys. Kung sinong mas mabilis guys. Ito guys is no antenna setup. Tagdadalawang speed test guys. Para makita natin talaga kung ma-compare natin kung sinong mas mabilis. Ito. Yun, 14. Speed test again guys. Speed test again. Test again. Yun. 23. Yun, pumalo na naman ng ano. Yun. Yun, nag-uwi. Yun. Ano na nangyari? 40. Saka 42. Oops. Hindi stable guys. Kasi wala pang antena si Mamba. Makikita natin mamaya pag may antena na siya. Yun. Balik tayo sa Huawei Manager. Yan guys. B525S65A sa band 3. May CE kasi dito guys. May hindi siya mag CE pag hindi darating ng ano. Yung isa inar hindi aabot ng 18. Hindi mag-activate yung carrier aggregation of 20 plus. So yun guys, lipat tayo sa green packet guys. Una yung green packet guys, na saksak ko na guys. Yun, ilaw na guys. Antayin lang tayo guys. I-set natin ng band 3. Band 3 tayo guys. Papasokin ba natin yung portal niya guys para makita na rin guys. Pagkatapos natin mag ano guys, ban lock. Punta na tayo dito guys. Pagkatapos ng ban 1 dito, diretso na tayo sa dual ban. Para isang ano lang, isang setup na lang. Pagkatapos, balik tayo sa mamba. Pag doon sa may antena na guys, ano natin guys, single band at saka dual band. Ito guys, na load na siya guys. Ito, pasok tayo sa wifi guys. Ang wifi name niya guys is PLDT Fiber 5G. Yun. Set muna natin yung sa portal niya guys. Pasukin natin yung portal https://:// at saka 192.168.1.1. Yun, pasok na tayo guys. Click lang natin yung advance guys. Advance. Proceed to smartsettings.net. Oh, yun. Ang default nito guys is Smart Bro at saka Smart Bro. Ito guys, pinalitan ko na guys. Yung sa akin, pinalitan ko na. Okay guys, ito na yung dashboard guys. Nakakonnect ako guys sa tatay sa One LAN settings. Wala pang signal guys. Yun. Ayan na. Ayan na, may signal na guys. Nakonnect tayo sa 28 at saka band 1. Ang gawin natin dito guys is i-lock natin sa band 3. Punta tayo sa ano guys. 192.168.1.1
168.1.1 tsaka colon 8080. Yun. Ayan. Admin at saka yung password default niya guys is gtorin. Ayan. Login. Tsaka i-select natin yung guys yung ban 3. Yun. Guys, set ban successfully. Pagkatapos guys, need siyang i-reboot. Yun. Reboot guys. Tanggalin natin guys. Tanggalin natin. Yun. Saksak natin ulit guys. Saksak natin ulit. Yun. Milo na. Yung boot up niya guys is 1 to 30 seconds yung boot up niya. Kailangan nating antayin para ma-access natin yung modem. Yun, umilaw na guys. Pagkatapos niyang umilaw sa power, mag-blink yung SIM card at saka wifi, tapos yung system iilaw at saka papasok pagkatapos yung net at saka yung signal bar yung pinakahuli. Yan. Baka yung baguhan na bumili ng green packet yung sa akin si inong una, akala ko sira kasi tagal mag boot up eh, pero normal lang pala yun na green packet dito. Okay. Wala tong antena guys. Wala antena guys ha. Okay guys. Mila na guys. Ayan. Ano guys, umilaw na guys. Two bars. Pasukin natin yung portal guys, portal. Pasok tayo sa https://192.168.1.1. Yun. Pasok tayo guys. Pero bago doon guys, kukunect tayo muna sa wifi. Nakalimutan ko. Kaya pala hindi nag-access guys. Yun, PLDT fiber 5G. Yan yung ano, wifi ko. Naka 5G. Ito. Yun, pasok na. Smart bro. Tapos, default niya is smart bro. Then, log in. Punta tayo sa advance. Portal. Punta tayo sa once sa status. Ready lang guys. Refresh. Uy, mababa yung isa yung area guys. Oh. Sa 6 lang. Hindi stable yung signal ni green packet pagdating sa no antenna. Pero speed test natin guys. Ni green packet. Dalawang speed test to guys. Ni green packet. Smart communication kagaya ng Dioro. First speed test kay green packet dito. Yun. 20. 21. Naka no antenna pa tayo guys.
sa speed na yan. Ito, pangalawang speed test guys, test again. Smart communication, kagaya di oro. Tingnan natin guys kung may ilalakas pa ba. 30. Yung kay Mamba, yung speed test kanina, pumapalo yata yun ng 70. Kung hindi ako nagkakamali guys. Lakas yung no antenna ni Mamba. At kay Green Packet, ito lang 31. Yun. Try natin yung dual band guys. Yung kanina sa Mamba, PCI 416. Yun. Pero yung SI NR ni Mamba kanina is 12. Kay Green Packet lang is ang SI NR niya is 6. Kaya hindi natin makikita kung sino ang mas malakas sa kanila kasi yung built-in antenna ni Mamba is malakas. Itong sa kay Smart Bro hindi gaano kalakas yung built-in antenna niya. Kaya i-try natin yung dual band na setup kay Green Packet. Yung isi-select ko guys is ano lang guys, band, pwede rin band 1 at saka band 3 or 3 is, or 28. Pero ang pipiliin ko guys is 1 at saka 28. Yun. Tatayo ng 192.168.1.1:ETET. Yun. Green Packet Gateway. Tapos, continue. Saka, log in. Dito tayo sa LTE dual band locking, guys. Ito yung mga pwedeng i-combine mo na mga band. At dito sa baba, guys, pwede mong i-change yung IMEI. Ito, guys, sa baba, guys. Interior change IMEI. Yun. Pero dito, guys, yung ipipiliin natin, guys, is band 1 plus band 28. Yung una guys is band 1 plus band 3, band 1 plus band 5, band 1 plus band 8. Ito guys, band 1 as 28. Yan. Ito guys, i-click natin guys. Ito guys. Band 1 plus 28. Yun. Submitted na guys. No antenna pa rin guys. Ito guys, i-disconnect natin guys para tick effect. Ito si Green Packet guys, pag magsisit magsit ban, kailangan mo talagang i-reboot yung modem para ma-tick effect. Dito naman kay Mamba, pwede na yung i-direct pag change nyo ng ban. Pwede na, diretso na siya. Hindi mo na kailangan i-restart. Yun. Ito na, nag-start up na guys. Dual band guys. Band 1 at saka band 28. So, dalawa na tong band na to guys. Try natin kung sino ang mas malakas pagdating sa dual band. At dito guys, pagkatapos nito guys, gamitan natin yung antenna, external antenna guys, kung sino ang mas mabilis sa kanila guys. Ito, nag-start up na siya guys. It will take 1 to 30 seconds to complete power boot up. Ito guys. Ito guys, nakapasok na tayo sa portal guys. Check natin yung status kung naka-ban 1 sa ban 28 na ba. Ban 1 at saka ban 28. Yun guys, ban 1 at saka ban 28 na guys. Ito na guys, speed test na guys. Speed test.
Cagayan de Oro. Smart communication. Cagayan de Oro. Ito na. Ito yung dual band guys. No antenna. Yan lang guys. Yan lang ang kaya ng green packet. Pagdating sa no antenna. Malalaman natin mamaya guys kung sa may antenna dual band. Diretso na tayo sa dual band guys. Alam naman natin kung ano guys. Mas mabilis talaga ang dual band. No, second speed test. Yun. Yun lang guys. 30 lang guys. Pero nasa, nandito tayo sa ano guys, kwarto. Mahina talagang signal dito sa loob. So yun guys, 40 lang ang kinaya guys. 40. Balik tayo sa portal. Up. Yun, band 1 at sa 28. 11 lang yung ano guys. 11 lang. Ito. So, balik tayo sa Mamba guys. Dual band. 1 at saka 28. Okay. Watch out guys. Okay guys, balik tayo sa Mamba guys. Dual band. Yung green packet guys, kinaya lang niya guys is 40 Mbps dual band. At dito guys, punta tayo ng portal ng Mamba guys. Ito guys, ito i-dual band natin guys. I-dual band natin yan. Papasok tayo sa portal. Unahin to. Yun, pasok tayo guys. Pero parang may mali guys. Hindi tayo nakakonekta sa wifi guys. Wait lang. Ito yung sa 5G. 5G tayo. Ito, loading guys, loading. Ito yun. Yun, pasok. I-dual ba natin? Ano yun guys eh? 1 at saka 28. Yun. Tapos apply. Okay. Yan guys, dual band na guys. Tingnan natin ang Huawei manager guys. Huawei manager. Yun, dalawa na sila guys. Yung sa green packet, yung kinaya lang niya is 40 Mbps lang. Smart communication. Speed test na din guys, dalawang speed test. Ito guys, malakas dito guys, siguro. Yung kay green packet, 40 lang yung pinakamalakas. Dual band yun guys. Yun, 50. Hello, pangalawang speed test guys. Uy, lakas ni Mamba guys oh. Lakas talaga si Mamba guys. Yun. Ang i-check na lang natin dito guys, yung dual band na lang guys. At may external antenna. Ito guys, 68. Oh, ang bilis ni Mamba.
Lagyan na natin ng antenna, guys. Connect natin yung antenna. Antenna, guys. Ito, guys. Kakabit natin yung antenna, guys. Guys, kabit na din, guys. Ito, guys, may antenna na to, guys. Ayan, guys, may antenna. Set mo natin yung antenna niya, guys. Punta tayo sa system, antenna settings. Ayun. Select natin yung ano, guys. I-auto lang natin, guys, para pag walang antenna, automatic na 'yun. 'Yun. External antenna na, guys. Kita niyo, guys. External antenna. Punta tayo sa Huawei Manager, guys. Huawei Manager. 'Yun. Sobrang ganda ng ano, guys. Excellent, guys. Using hybrid, guys. 36 dBi. Yun. Speed test nga natin, guys. Oh, yung Mamba, guys. Ito yun, guys, yung wala pa ang antenna ni Mamba 60, 61. Ito, guys, speed test natin si Mamba, guys. We using hybrid antenna 36 dBi. Speed test natin, guys. Dalawang speed test, guys. Ito yung speed test ni Mamba pag may antenna. Dalawang speed test tayo ngayon, guys. Yun. Hindi na tayo mag-speed test ng ano, guys. Single band. Ito na ang dual band. Kasi wala nang oras, guys. Kakain na ako, guys, eh. Yun. Ito, speed test again, guys. Pangalawang speed test. Yun. Mamba, Mamba, Mamba. 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 Nakonect tayo sa 5G. Yun lang. 114. Tapos, nakakonect tayo sa Band 1 at saka Band 28. Yun. Pagkatapos nito, guys, balik tayo sa green packet, guys. Ipalitan natin sa green packet. Green packet naman tayo, guys. Dual band na tayo, diretso, guys. Dual band, dual band. Thank you pala sa brother ko na pahiram ng White Mamba para sa video na to, guys. Thank you. Bro, thank you. First speed test kay Green Packet, guys. Dito, okay? Siguro hindi tayo ipapahiya ni Green Packet, guys. Siguro, guys, hindi tayo ipapahiya nito, guys. Kasi ito lang siya talaga, guys. Ito lang speed ni Green Packet, guys. Yun. Siguro naman kayang-kaya naman si Mamba dito, guys. Ito. Ito, guys. Yun. Speed test again, guys. Yun. Go, Green Packet. Ikaw na, Green Packet. Wala nang iba, Green Packet. Yun. Go, go, go. Hindi tayo ipapahiya ni Green Packet, guys. Yun.
Pangalawa yan, guys. Balik tayo sa portal, guys. Papakita natin. Baka siguro nila eh. Baka hindi sila maniwala, guys. Green packet to, guys. Yun, naka-connect tayo sa band 1 at saka band 28, guys. 26 yung is INR. Naka-connect tayo sa fiber Wi-Fi. Fiber 5G. Yun. So yun, guys. Sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa aking susunod na mga video. Thank you. Goodbye.